Welcome to Kabbalah Podcast, the Filipino version, Episode 3, mga gabay sa nakatagong karunungan ng Kabbalah. Bilang introduction para sa mga gabay ng mga impormasyon tungkol sa nakatagong karunungan ng Kabbalah, na ito ay halaw sa aklat na may titulong A Guide to the Hidden Wisdom of Kabbalah ni Dr. Michael Lightman bilang isa sa mga paksa natin. At ito'y magsisilbing gabay natin gaya ng titulo ng aklat kung saan nakabase ang mga babanggitin natin sa episode na ito at sa mga darating pa. Nabanggit sa kanyang aklat na may mga listahan ng mga celebrity na nag-aaral ng Kabbalah na parang who's who sa Hollywood. Ngunit ang Kabbalah ay higit pa sa isang pop craze kumbaga. Sa episode na ito ay ipapaliwanag ang katanyagan ng Kabbalah at magbibigay ng pangkahalatang idea ng kung ano ang makikita kung hahanapin natin ang Kabbalah. Tatalakay natin kung ano ang Kabbalah at kung ano ang hindi at bibigyan namin kayo ng ilang background kung paano ito nagsimula. Bilang mga Kabbalist na si Rav Yehuda Ashlag, ang Vilna Gaon, at marami pang kilalang Kabbalist ang nagpahayag o nagsabi na ang katapusan ng 20th century ay magmamarka ng isang pangunahing pagbabago sa kasaysayan ng Kabbalah. At ngayon ito nga ay bukas na para sa lahat. Gaya ng gusto naming ipabatid sa episode na ito at mga darating pa na naroroon ang mga pagbabawal sa ilang kadahilanan. Ngunit ito ay para sa eksaktong parehong dahilan na mayroon dati na ngayon ay natanggal na. Tayo bilang sangkatauhan sa 21st century ay naging handa na makita ang Kabbalah kung ano talaga ito. Isang siyentipiko na subok sa panahon, empirical na paraan ng pagkamit ng espiritualidad habang nabubuhay dito sa mundo. Ang pag-aaral ng Kabbalah ay isang kamangha-manghang paglalakbay ayon kay Dr. Michael Lightman. Binabago nito ang ating mga pananaw sa mundo at sa mga tao sa paligid mo at nagbubukas ng mga bahagi sa iyo na hindi mo alam na umiiral. Ito ay isang paglalakbay ng mga pagtuklas na nangyayari sa loob natin na nakakaapekto sa lahat ng antas ng buhay, sa ating mga relasyon sa ating mga kamag-anak, kaibigan at katrabaho. Napakasimpleng ipinahayag ng Kabbalah na kapag alam mo kung paano direktang kumonekta sa lumika nang walang anumang pag-uugnay, makikita mo ang iyong panloob na kompas. At ito ang layunin ng Kabbalah, upang tulungan tayong gumawa at mapanatili ang direktang pakikipag-ugnayan sa lumikha. At kapag ginawa natin ito, hindi mo nakakailanganin ang karagdagang patnubay. Kaya't maligayang pagbati sa makakasumpong nito. Sa paningin ng madla ay tradisyonal na isinara ang Kabbalah sa lahat, maliban sa ilang pili at mga seryosong estudyante. Ngunit hindi na ngayon. Gaya ng dati, ang Kabbalah ay naging mainit, makisig at cool. Bukod dito, ang mga Kabbalis na dati ay nag-aalangan na buksan ang kanilang mga sekreto sa publiko ay naging pangunahing gawain ito. At mula sa maliit na grupo hanggang sa maraming paglalahad ng karunungan, ang Kabbalah ay hindi parating popular at ang mga Kabbalis ay hindi halos bukas tungkol sa karunungan ito. Sa loob ng halos 2,000 taon, ang Kabbalah ay inilihim, iniiwas sa mata ng publiko para sa mahinang bahagi ng Kabbalist na maingat na pumili ng kanilang mga mag-aaral at magturo sa maliit na grupo. Halimbawa, ang 18th century na grupo ni Ramhal, ang mga mag-aaral ni Rabbi Moshe Haim Lusato, ay nagpahirap lalo na sa sumasali sa mga hanay nito. Ang pagiging miyembro ay nangangailangan ng pagsang-ayon sa isang mahigpit na kasunduan ng pamumuhay at pag-aaral na kailangang matugunan sa buong araw, araw-araw, hanggat ang isa ay nananatiling miyembro. Ang iba pang mga grupo tulad ng grupo ni Kutz
na pinangalanan sa isang bayan sa Poland, na nagsusuot ng mga sirasirang damit at tinatrato ng mga hindi miyembro na may nakakasakit na pangungutya. Sinadya nilang dumistansya mula sa iba pa sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagsuway sa pinakasagradong kaugalian ng mga Hudyo tulad ng The Day of Atonement. Ang mga miyembro ng grupo ay nagkakalat ng breadcrumbs sa kanilang mga balbas upang lumitaw na kinakain nila ito bilang araw ng pag-aayuno. Natural lamang na karamihan sa mga tao ay tinataboy palayo. Gayunpaman, parehong ang mga kabalis na nagtago ng kanilang karunungan ay gumawa din ng matinding pagsisikap na isulat ang mga aklat na nananatiling mga haligi ng kabala hanggang sa ngayon. Si Rabbi Isaac Luria, ang banal na ari, ay kumukuha ng isang mag-aaral lamang at sasabihin na mula sa kanyang panahon ang pag-aaral ng aklat ng ang Zohar ay pinahihintulutan sa lahat ng nagnanais nito. Para sa kadahilan ng ito sa kanyang buhay, ang ari ay nagturo ng isang grupo ng mga estudyante. Ngunit sa kanyang pagkamatay, ay inutusan niya ang lahat maliban kay Rab Haim Vital na huminto sa pag-aaral. Ang sabi ni ari na si Haim Vital lang ang nauunawaan ng maayos ang pagtuturo. At natakot siya na kung walang isang maayos na guro, ang iba ay maliligaw. At paano naman natanggal ang hadlang sa pag-aaral ng karunungan ito? Sa pagdating ng huling dekada ng 20th siglo na ang kabala ay talagang nagsimula ang pagdating nito sa gitnang yugto ng kamalayan ng publiko. Ang nag-iisang pinaka nangingibabo na figura sa pandaigdigang pagpapakalat ng kabala ay walang alinlangan na si Rav Yehuda Ashlag, na kilala bilang Balusalam o may-ari ng Bahagdan. Para sa kanyang sulam na mga komentaryo sa ang aklat ng Zohar, siya ang unang kabalis na hindi lamang nagsalita pabor sa pagpapakalat, ngunit sa aktwal na gawain ito. Inilithala ni Balusalam ang isang magazine na Hauma sa salitang Hebrew. Ibig sabihin ay ang bansa. Noong 5 ng Hunyo, 1940, siya'y sinubukan ding kumbinsihin si David Ben-Gurion at iba pang mga pinuno ng pamayanan ng mga Hudyo sa Palestine, na ngayon ay Israel, upang isama ang kabalistikong katuran sa sistema ng edukasyon. Si Balusalam din ay nagsabi na sa hinaharap, ang mga tao sa lahat ng relihiyon ay mag-aaral ng kabala habang pinapanatili ang kanilang mga relihiyon sa kapanganakan na walang banggaan sa pagitan ng dalawa. Ang ganitong mga pahayag at ang pagkilos ng pagpapalaganap ng kabala tila hindi karaniwan at hindi katanggap-tanggap noong panahong iyon. Ang bansa ay isinara pagkatapos ng isang issue lamang ng British Mandate sa Palestine. Sa pagbibigay katwiran, sinabi ng British Mandate na ito ay sinabihan na si Ashlag ay nagtataguyod ng komunismo. Dahil ngayon ang kabala ay kailangan natin ito, ang kabala ay may isang layunin lamang. Ito ay nag-aalok ng isang paraan na iyon ay tumutulong sa pagsagot sa tanong na, ano ang kahulugan ng aking buhay? Ngayon, hindi kailanman, ang mga tao ay nagtatanong tungkol sa kahulugan at layunin ng kanilang buhay. Sa material na pangailangan, nakilala at nakilala na lampas pa sa imahinasyon sa ilang pagkakataon, nakararamdam pa rin ng kawalan ng kapunuan ang mga tao sa kanilang buhay. Ang kabala ay isang disiplina na tumatawag ng mga pananaw at bagong pananaw sa buhay, na nagbibigay naman ng espiritual na kapunuan. Ito ang susi sa katanyagan ito. Sa The Study of the Ten Sefirot, isang malawak na komentaryo sa mga panulat ng dakilang ari, isinulat ni Balusalam na ikaw ay handa para sa kabala kung minsan ay ganito ang karaniwang mga katanungan.
Tinatanong ang kahulugan ng iyong buhay. Pagtataka kung bakit ikaw at ang lahat ng buhay ay umiiral. At ang katanungan kung bakit minsan napakahirap ng buhay. Ang tamang karunungan para sa panahong ito, napapanahon na ba ang kabala? Sa perpektong ikot ng buhay, ang bawat bahagi ay may itinalagang tungkulin. Walang bahagi ng paglikha ang malayang gawin ayon sa gusto nito dahil ang kabutihan ng bawat bahagi ay nakasalalay sa kapakanan ng lahat ng iba pang bahagi ng paglikha. Ginagarantiyahan ng batas ng kalikasan ng pagtutulungan na walang nilalang ang mananaig sa ibang nilalang para sirain ang iba pang mga nilalang ay nangangahulugan ng pagsira sa sarili. Ang mga tao ay hindi exempted sa panuntunang ito. Ngunit marami, kung hindi man naman karamihan, ay hindi pinahahalagahan ang ideyang ito at sa isang paraan o iba pang paraan na kumilos sa mga paraan na nakakasakit ang sa iba at gayon din sa kanilang mga sarili. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa iba o sa ating kapaligiran, iniisip natin na tayo ay kayang manipulahin at hubugin ang mundo ayon sa gusto natin. Ngunit isang mabilis ang sulyap sa balita ay nagbibigay larawan ng mga resulta. Lahat ng meron tayo ang nakamit ay kalungkutan para sa ating sarili at para sa iba. Gayunpaman, ating ipapakita sa ikatlong bahagi ng paksang na ating pinag-uusapan na walang nilikha, na walang dahilan kahit na ang pagkasira ng tao. Ngayon, tila ang ating pagiging mapanira ay nagdudulot ng malaking kalungkutan sa mga tao at nagbabanta sa ating kapaligiran. Kaya't hindi dapat magtaka na ang mga tao ay nagsisimulang magtanong tungkol sa buhay na ang karunungan ng kabala ay makakatulong sa atin kung hindi man ganap na masagot kahit papaano ay tuklasin ng mas malalim. Habang mas maraming tao nagsisimulang maunawaan na ang mas maraming kayamanan, mas maraming pakikipagrelasyon o pakikipagsex at karagdagang kapangyarihan, ay hindi nagagawa silang maging masaya. Hindi na sila nagtatanong ng paano, mga tanong ngunit para saan, na mga katanungan. Sa ganong pagkakataon, anumang doktrina na makatutulong sa atin na sagutin ang para saan, ang mga tanong ay may magandang pagkakataon para sa popularidad. Ano kaya ang kabala na may kahit ano? Sa diwa ng kahit anong bagay ng mundo ngayon, ang lahat ay halo-halo na kasama ang iba pa. Agham na may relihiyon, rock and roll na may Beethoven, meron ngayon na sushi ice cream na maaring ang iba ay hindi pa alam. Kasunod ng uso, ang kabala ay iniuugnay sa mas maraming doktrina at aral, maliban na lang kung siguro sa mga toppings ng pizza. Ngunit may isa pa, mas seryosong dahilan para sa bigla ang paglitaw ng sinaunang disiplinang ito. Ang kabala ay palaging may reputasyon sa pagkakaroon ng pananaw sa pinakamataas na pwersa ng kalikasan ng mga espiritual na mundo at kalikasan ng Diyos. Ang resulta, ang mga tao ay palaging nais na ikonekta ang mga terminong kabalistiko sa lahat ng uri ng aral. Ang problema sa gayong mga koneksyon ay ang pagpapahina ng mga ito sa kapangyarihan ng kabala upang tulungan tayong maunawaan ang ating pagkatao at espiritual na kalikasan. Ito, pagkatapos ang lahat, ay nasa puso ng interes ngayon sa pagtuturong ito at ang dahilan kung bakit ang kabala ay binuo sa unang dahilan. Kaya, upang linawin ang anumang maling kuro-kuro, tingnan natin kung ano ang hindi ang kabala. Ito ay hindi at walang kinalaman sa mga sumusunod. Relihiyon, magic, mysticism, witchcraft, divination, kulto, paranormal, meditation, self-help, philosophy, psychology, theory, parapsychology, ESP, telepathy, clairvoyance, new age, psychokinesis, superstition, dream interpretation,
phrenology, tarot cards, mantra, yoga, red strings, holy water, blessings, Judaism, Jewish mysticism, Islam, Christianity, Buddhism, Hinduism, Sufism, at ano pa mang ism, past life regressions, holistic medicine, numerology, faith healing, aromatherapy, secret societies, Reiki hypnosis, channeling, transmutation, phrenology, astrology, astral travel or projection, lucid dreaming, spiritism, communicating with the dead, out-of-body experiences, magnetism, voodoo, Freemasonry, theosophy, reflexology, UFO, creationism, fanaticism o ibang uri ng mga paniniwala. Ang lahat ng nabanggit at aming inuulit ay hindi at hindi kailanman ay may kinalaman sa tunay na kabala. Ang kabala ay narito na ng matagal na panahon at sa mahabang panahon ay ngayon pa lamang nagaganap sa pangkalahatang kamalay ng publiko. At ang mga yayakap nito bilang pinakabagong uso ay marahil ay magpapatuloy sa ibang bagay pa. Ngunit ang mga maghuhukay ng malalim sa mga prinsipyo nito ay malamang na makahanap ng sapat upang mapanatili mga ito sa habang buhay. At sa susunod na paksa ay pag-uusapan natin ang mga pangunahing prinsipyo o konsepto sa kabala. Hanggang sa susunod na episode ng Kabbalah Podcast, The Filipino Version. Maraming salamat.